Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So for today's vlog, ang pag-uusapan naman natin ay kung ano-ano ang mga step-by-step process sa pag-a-apply dito sa South Korea bilang isang EPS worker. So kung interesado ka sa topic na ito, please keep on watching! O, diba? Bago yung intro natin. Cheers! So, ayun guys. So, kamusta kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan, no? So, bago lahat, gusto ko muna mag-shoutout sa mga kabalen dyan. Yes, halata naman na Kapampangan ako, no? So, sa mga viewers ko na taga Pampanga or mga EPS worker na dito sa South Korean, mga kabalen, hello po! At sa mga aspiring EPS worker or mga kababayan natin na gustong mag-apply dito as factory worker, hello din po, shout out sa inyo. Alam ko kaya dahil pinapanood dito, gusto nyo malaman kung ano yung mga step-by-step process, kaya ito na, ilalatag na natin, no? So, okay. Step 1 is dapat meron kang valid passport at least 1 year. Pero para sa akin, much better kung yung validity ng passport nyo is more than a year. Kasi may mga times na yung status ng application nyo is nare-resend. So, pag ganun, medyo nadidelay yung application mo, tapos pabalik-balik ka pa sa POEA nun. Kaya, syempre, naaabutan ng expiration ng passport. Kaya, para sa akin, much better kung more than a year or kung malapit na ma-expire nyo yung passport mo is mag-renew ka na. Okay? Step 2, kailangan meron kang e-reg account. Hindi ka pwedeng mag-register for exam kung wala kang e-reg account. Kung wala ka pang e-reg account, pwede kang pumunta sa dmw.gov.ph at i-click ang e-registration. I-input mo lahat yung mga details mo doon. Kailangan tama. Tapos, dapat yung details mo doon is nagmamatch sa iyong passport. Kasi, pag nagkamali ka ng ano doon, lalo na yung birthday or passport number mo, mahirap i-edit yon. Kailangan mo pang pumunta sa POEA. Siyempre, nakaka-hassle yun, di ba? So, ayun. So, step 3 na tayo. Ang step 3 is mag-aral ng Korean language. So, dito sa step na ito, dito na tayo magsusunog ng kilay, puputi ang buhok, at may stress. So, sa pag-aaral ng Korean language, meron kang 2 choices. It's either mag-aral ka or mag-enroll sa isang Korean language center or mag-self-study. Para sa akin, much better kung mag-enroll ka, kung afford mo naman. Ang alam ko, 6,000 to 10,000 yung fee for pag mag-enroll ka sa Korean language. Pero, mas maganda naman dahil ma-assist ka nila all throughout the process. Kung wala ka namang budget, hindi mo afford, pwede ka namang mag-self-study at kumuha ng mga reviewer or resources online like YouTube, page ng HRD Korea at sa Facebook page. Pwede kayong sumali sa mga Facebook page, malaking tulong yun kasi ako self-study ako. Sumali ako dun sa mga KLT reviewer, ganon. Malaking tulong yun. Kaya kung self-study ka lang, pwedeng yun yung gawin mo. Okay? So, next na tayo. So, ang step 4 is maghintay ng announcement for registration. So, habang naghihintay ka pa ng announcement, kailangan i-ready mo na itong tatlong ito. Kailangan meron ka ng photocopy or scanned copy ng iyong valid passport na naka-file and save sa USB. And pangalawa is meron ka ng passport size picture. And pangatlo is kailangan meron ka ng land bank for online payment. Ang alam ko, meron silang 2 payment method. Yung isa, land bank. Yung isa sa 7-Eleven ata yun. Hindi ako sure. Yung sa kiosk ata yun. Pero hindi ako sure doon. Yung land bank lang yung sure ko. So, ayun. Kailangan i-ready mo yung tatlong iyon. Okay? So, next. So, step 5 na tayo. So, ang step 5 is the day of registration. Yung registration is only 2 to 3 days at may quota ito. Depende sa HRD Korea kung ilang quota yung i-announce nila. So, kailangan, dahil may quota, pangmalakasan yung internet na gagamitin mo para hindi ka mahuli. So, ang step 6 is hintayin ang master list na ipopost ng POEA. So, hindi porket
Akala mo nakapag-register ka na, yun na yun. Kailangan mo munang hintayin ang master list. Doon mo talaga mako-confirm na kasama ka sa mga mag-e-exam. So, doon sa master list, makikita mo din kung kailan yung exam date mo at kung anong oras. So, ayun. Pag nandun ka na sa master list, yun na yun. Pasok ka na sa banga. Okay? So, next. So, ang step 7 is the day of exam. So, yung exam is, alam ko, computer-based test na lang ngayon. Wala nang paper-based test. So, yung computer-based test is sa POEA, yung venue niya. So, doon sa CBT, malalaman mo agad yung score mo at malalaman mo kung pumasa ka o hindi. So, syempre, pagkatapos mag-exam, pumasa ka, hindi pa tapos ang laban nun. Meron ka pang skill test. Pero yung skill test ngayon is Ishihara test lang. Kamukha nito. Yan. Yung test na yon is para malaman kung colorblind ka or hindi. Dahil stricto yung South Korea sa mga colorblind, kaya merong Ishihara test. Kaya kahit 160 over 200 or 150 pa yung score mo, wala yon kung bumagsak ka sa Ishihara test. Okay? So, ayun. Next. Step 8 is yung inuman time. Kasi pumasa ka na. Oh my God! Charis. Hindi, joke lang. Ang step 8 is, syempre, hintayin mo ulit yung final list of passers para ma-confirm mo na talaga na ikaw ay pumasa. Kasi once na pumasa ka, ito na yung ticket mo papuntang Korea. So, ayun. Wait for the final list of passers na makikita sa website ng DMW, POEA, at HRD Korea. Yun. So, next. So, ayun. Lumabas na yung final passers list at kasama yung pangalan mo doon. Ang next mo nang gagawin ay ang step 9, create an EPS account. Itong EPS account na ito ay dito mo mamomonitor yung status ng iyong application. So, after lumabas ng final list, yan ang iyong gagawin. Kaya, pero kailangan tama lahat din yung mga details na iyong i-input. Okay, maliwanag? So, next. Bago tayo pumunta sa, sa, anong step na tayo? Step 9? Step 10. Bago tayo pumunta sa step 10, iinom muna ako. Ang hirap parang tuloy-tuloy yung pagsasalita. No? Inom muna ako. Wait lang. Break time! Hi guys, I'm back. Tapos na ang break time. So ayan, step number 10, agad-agad tayo, no? Ang step number 10 is medical exam. Kailangan i-ready mo yung sarili mo dito kasi kung meron kang tuberculosis, hepatitis, and kung colorblind ka, ay wala din. Kasi hindi tatanggapin ng HRD Korea or POEA ang iyong application. Kahit yung score mo ay napakataas, ay wala din kung meron ka sa tatlong yan. Kaya make sure na fit to work ka. Okay? Maliwanag ba? So, yan. Next. So, nakapag medical exam ka na, tapos fit to work ka. So, ang next na gagawin mo ay ang step 11, submit the required documents to POEA. Ano ba yung mga documents na ito? So, iisa-isahin natin. Ang first document is, kailangan meron kang scan copy ng iyong valid or latest passport. Kailangan maliwanag ito, readable yung mga details ng iyong passport. Okay. Huwag nyo palang kakalimutan guys na isulat yung e-registration number nyo sa scan passport niyo, okay? So, yung second document naman is yung medical result. I-ready nyo yung original at yung Xerox. At yung pangatlo naman is duly accomplished information sheet. Sa mga nalilito kung ano yung information sheet, ayan guys yung sample niya. Okay, alam ko may link niyan to download or sa mismong POEA meron namang copy. So, ayan yung mga ire-ready ninyo. Ang scan copy ng inyong passport na naka-indicate yung e-registration number. Pangalawa is yung medical exam result. I-ready yung original and Xerox. And yung pangatlo is yung duly accomplished information sheet. Meron kayong two ways para makapag-submit sa POEA. It's either mag-visit kayo personally sa DMW or POEA or TIGAS,
or kung malayo naman kayo, pwede nyo itong isend through courier. Okay? Maliwanag po ba? So, ayun. So, next naman tayo. So, bale, naipasa mo na yung mga required documents sa POEA. Ngayon naman, yung step 12, ang iyong gagawin ay waiting game. I-monitor ang EPS account. Diba, ginawa natin ito doon sa step 9. So, dito natin siya magagamit. I-monitor natin siya time to time kung ano na yung status ng ating application. So, dito sa table na to, yan, makikita mo yung una is pass. Ibig sabihin, pumasa ka sa exam. So, pangalawa naman, pag meron ng send yung iyong EPS status account is, ibig sabihin yan, ay na-send na ng POEA ang iyong mga documents sa HRD Korea. Okay, maliwanag po ba? So, ito namang pangatlo is approval. Bale, yung HRD Korea, na-validate na nila yung iyong mga details sa mga documents na inyong pinasa. Kaya, meron na kayong approval. Ang ibig sabihin yan, kasama na kayo sa poll ng job roster. Okay? Pag meron na kayong approval. So, once na yung status ng application nyo is meron ng approval, anytime, pwede na po kayong ma-hire ng isang employer dito sa South Korea. Yun po. Okay? So, yung pang-apat naman is yung employment permit issuance. Ito yung sa KLT group na EPI. Yan, hindi si EPI Kison. Pero pag ano, yan ang ano, tanda. Pag EPI na hinihintay, si EPI Kison. Okay? Pag meron na yan, ibig sabihin, meron ng isang employer dito sa South Korea na hinire ka. Okay? So, may EPI ka na, ibig sabihin, may employer ka na. Ang next naman is contract forwarding. Ang ibig sabihin nito, yung contract mo is na i-forward na ng iyong employer. Pag meron na ito sa account mo, pwede mo itong i-download at ipaprint at pwede mo na itong i-sign. After mo itong i-sign, i-send mo ito sa email ng POEA. So, after nila ma-receive yung iyong signed contract, makikita mo ito sa iyong application status na contract sign. Okay? Maliwanag po ba? After mong mag-sign ng contract, hintayin mo naman yung schedule mo for Korean Refresher Course. Ito yung 5 days training na ginagawa sa POEA. So, dito, tinuturo nila sa inyo yung culture ng Korea, kung ano yung ma-expect mo doon. Tapos, yung parang ginawa nyo lang sa Korean Language Center kung nag-enroll kayo. Parang tuturuan lang ulit kayo. Ganon. So, yun. So, ang next naman is CCVI. Once na meron ng CCVI ang iyong EPS account, pwede ka nang mag-process ng iyong visa sa POEA. Pero, kailangan mo munang mag-medical exam ulit at tuberculosis test. Okay? So, ang next naman na iyong hihintayin sa iyong EPS account is pag meron ka ng TED, aka TED Filon, na sikat din sa EPS group. De, joke lang. Pero, pag meron ka ng TED or tentative entry date, ibig sabihin yan, alam mo na, this is it, pansit. Talaga maliwanag na ang papunta mo sa South Korea. Pwede mo ding i-monitor yung tentative entry date mo sa mismong page ng GPB. Ito yon. Kasi, dyan talaga nila pinopost yung mga meron ng entry date. Tapos, meron silang link for group chat para mag-connect-connect yung mga magkakabatch na ALES. So, ayun na nga. Once na meron ka ng TED, sa araw naman ng inyong alis, syempre, doon na ibibigay ang inyong mga legendary blue jacket. So, ayun guys, talagang mahaba yung proseso papuntang South Korea. Sabi nga nila, dadaan ka muna sa butas ng karayom. Pero once na nakadating ka na dito at nakapagtrabaho bilang EPS worker, sigurado namang lahat yon ay worth it, no? So, sa mga gustong mag-apply at mag-exam, hintayin lamang po yung announcement ng POEA kung kailan ang registration. Sa mga mag-e-exam pa lang, good luck sa inyo. Sa mga bumagsak,
huwag kayong mag-alala kasi unlimited naman yung pagtitik ng exam. Try lang ng try hanggang sa makuha. Sa mga naghihintay naman na ma-hire, huwag kayong mawala ng pag-asa. Siyempre, dasal lang. Kung sa'yo talaga, ibibigay talaga yun ni Lord. Okay? So, always pray. So, ayan guys, that's all for today. Sana marami kayong natutunan for today's video. At sana huwag niyong kalimutang mag-like and mag-subscribe sa aking channel. And click the notification bell para updated kayo sa mga next vlog na aking i-upload dito sa ating YouTube channel. Okay? So, see you on my next vlog. Bye!